Magandang umaga mga kapatid, kinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eukaristiya. Ngayon po ay ikapangalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang manguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Gerald Reyes. Pagsitayo po tayo. Sipawid kayo sa Panginoon. Aleluya! Magsipawid sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang tulog niyang kaligtasan. Magsipawid kayo sa Panginoon. Aleluya! Magsipawid sa Panginoon. Kristo, kaawaan mo kami.
para sa mga papapaya naming maging mga tanda at kasangkapan ng iyong pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo mo, Kapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kalitaasan. At sa lupa'y kapayapaan. At sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinaramay ka namin, sinasamba ka namin, ipinabuti ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong ating kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa pinagpagibayunin
upang maisalubong ng mabuti ng lahat ang katalisayan dulot ng biniyag. Ang Espiritu'ng bigay mo sa iyong ang mga anak, ang tugong dumanap upang kami maligtas lahat sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamin isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring minuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kabalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pupas. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang mali. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw o buhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinalusahan ng labis at labis. Ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihin ko'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahangahang ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak at ipagdiwang. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang mali. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring ang mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad ng kanyang utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, pininyagan sa tubig, at nagbuho ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang pininyagan sa tubig, kundi nagbuho pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito. Sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Alleluia. Sampalataya
sa di nakikita ng mata. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon-tipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas ay tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita ang butas at ng mga pako sa kanyang kamay at naisusutin ang aking daliri at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapinid ulit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayo si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa kayo'y magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At Happy Easter. Happy Easter. Walang katapusang Happy Easter po ito. Kitang-kita naman natin sa mabuting balita. Ang tinaguriang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Nabuhay siyang muli. Kaya hindi ba, tulad nga nung nasabi natin dati, ang Easter o itong Pasko ng muling pagkabuhay ang pinakamahalaga. Mawala na ang lahat, wag lang ang Easter.
Sinasabi nga ng isang manunulat, there will be no Christmas, no Christmas if there were no Easter. Kaya mahalaga po na isipin natin kung gaano kabigat ang importansya ng misteryo ito ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi mawawalan ng saysay ang kanyang pagpapanganak o nung na siya'y pinanganak at nagkatawang tao, lahat ng kanyang tinuro, lahat ng kanyang pagpapakasakit at ang kanyang kamatayan, ang ating sakripisyo, ang ating pananampalataya, ang ating pinaniniwalaan sa banal na kasulatan, mawawalan ng saysay kung hindi siya muling nabuhay. Kaya ngayon, tinagurian natin itong Divine Mercy Sunday. Napakaganda kasi yung Ebanghelyo, binanggit dito ang kumpisal. Kaya ayan, sa biyaya ng Espiritu, si Kristo ay talagang puspos dahil ang kanyang awa ay lubos. Bakit? Kasi dito pinakilala at itinatag ang sakramento ng awa. Yung tinuturing Sacrament of Reconciliation or kumpisal. Bakit? Gusto ko tandaan ninyo ito ah. 20, 21, 22, 23. 20, 21, 22, 23. Siguro madali namang matandaan. Bakit? John chapter 20, verse 21, 22, 23. Hindi sinadya yan, ha? Pero dahilan dyan, napakadali niyang i-memorize. Mas madali pong i-memorize kesa sa cellphone number or plate number ng isang sasakyan. Kasi tingnan mo, 20, 21, 22, 23. Bakit? John chapter 20, verse 21 to 23. Dyan, nakasaad dito na sinabihan niya ang mga alagad. Kayo'y isinusubo ko. Ang napatawad ninyo'y pinatawad na. Ang hindi niyo pinatawad, hindi nga napatawad. Yan ang basihan ng ating sakramento ng kumpisal. Kaya tandaan ninyo ha, ang kumpisal, hindi inimbento ng simbahang Katoliko. Ito'y itinatag ni Kristo, kaya ito'y totoo. 20, 21, 22, 23. Bakit? Merong isinugo at nabiyayaan, hiningahan ng Espiritu Santo. Di ba sinabi dito, hiningahan niya sila. Bakit? Upang ibigay ang Espiritu Santo at binigyan niya sila ng kapangyarihan. Kapangyarihan hindi para humatol ng kaparusahan at maghusga, kundi kapangyarihan na magpatawad sa kasalanan. Napakaganda, di ba? Kaya ngayon, ganyan kalubos ang awa ng Diyos. Binibigay niya lahat ng pamamaraan upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Pero, dapat magtiwala ka. Dapat maniwala ka na ikay pwedeng mapatawad. Kasi minsan, para tayong si Pedro, naghahanap tayo ng ebidensya na pwedeng makita. Halimbawa, may mga iba nagkukumpisal ng isang kasalanan na mabigat na nagawa nila. Amen. Hindi na nila inulit kailanpaman yung parehas na kasalanan iyon. Amen. Ibig sabihin, nagbagong buhay na. Pero anong gagawin nila? Ikukumpisal nila ulit yung kasalanan na iyon. Paulit-ulit. Kung hindi buwan-buwan, taon-taon. Father, nagkumpisal ko na po itong kasalanan na ito ng matagal na matagal na. Ilang beses ko na po itong kinumpisal, pero kinukumpisal ko po ulit. Teka lang ka po.
bakit mo kinukumpisal ulit? Inulit mo ba yung kasalanan? Ay, hindi na po. Oh, bakit mo ikukumpisal ulit? Nahagawian ko na po yung taong-taon. Alam niyo, kung gagawin natin yan, malaki ang posibilidad. Hindi tayo naniniwala na tayo'y napatawad na. Maghahanap siguro tayo ng ebidensya. Bakit hindi ko maramdaman na ako nga ay napatawad? Siguro kung ganun kabigat yung ating nararamdaman na pighati dun sa nagawa nating pagkakasala, maganda. Andun talaga yung pagsisisi. Kaya gusto mong ikumpisal ng paulit-ulit. Pero baka naman nagkukulang din tayo sa paniniwala at pagtitiwala na tayo ay napatawad na. Hindi pwede. Sa isang beses lang na pagkukumpisal, bingo ka na, napatawad na yon. Absuelto ka. Kasi yang sakramento, ganyan na lamang ang bisa. Tunay. At dapat lang, andun yung elemento ng pananampalataya, ikay naniniwala at nagtitiwala. Kaya hindi mo niya nahalata dun sa Divine Mercy, ang nakalagay dun sa baba nung kanyang larawan o imahen, hindi naman Lord have mercy. Ang nakalagay, Jesus, I trust in you. Sabi niya bang imahen ng Divine Mercy, anong kinalaman ng trust sa mercy? Kailangan mo ng tiwala na ikaw nga'y pinatawad na sa iyong pagkakasala. Kasi kung wala kang tiwala, hindi ka nga talaga patatawarin. Mahalaga ang pananampalataya. Maniwala ka, magtiwala ka na ika'y mapapatawad. Kaya ngayon, dapat ang sasabihin natin kay Kristo, naniniwala ako sa iyong awa at nasa iyo ang aking tiwala. Hindi dun sa pare, kundi kay Kristo. Kasi alam niyo, minsan nagkakaproblema tayo sa kumpisal dahil dito. Number one, takot tayo dun sa pare. Number two, nahihiya tayo kahit pa hindi tayo takot dun sa pare. At dahil dyan, yung pangatlo naman, wala tayong panahon na lumapit sa kumpisal. Marami pang ibang rason kung ba't hindi tayo makalapit sa sakramento ng awa. Pero ano paman yan, ang mahalaga, labanan natin yung takot. Kasi lahat tayo, meron ding nararamdaman na pride, hindi ba? Hindi madaling mangumpisal. Totoo yan. Kaya ang nangyayari ganito, yung mangumpisal ka lang, penitensya na yun. Hindi ba? Napakahirap lumapit sa isang nilalang, sa isang kapwa-tao, pari pa man siya, upang ibunyag ang iyong sariling kasalanan. Kaya anong nangyayari? Dapat ang lumalapit sa kumpisal, inaaruga at binibigyan ng mainit na pagtanggap. Iiwasan namin mga pari yung mga pinagagalitan o di kaya'y sinisigawan sa kumpisalan. Hindi ho yan yung dapat makagawian. Kasi dapat maramdaman ng penitent na itong sakramentong ito ay sakramento nga ng awa at hindi sakramento ng paghuhusga. Kasi alam niyo, hindi natin maiwasan minsan, may mga Katoliko na nawawalan din ng tiwala doon sa sakramento mismo, doon sa pare, at minsan nawawalan na rin ng tiwala sa kanyang awa. Pero hindi pwede. Tandaan lang natin ito, ha. Minimum requirement for any baptized Catholic, ang confession, once a year. Minimum requirement yun. Pero at the same time, kailangan po natin paghandaan, pagnilayan ang mga bagay-bagay bago natin ikumpisal. At bukod pati dyan, pakikinggan natin yung penitensya na ibibigay ng pare upang yun ay gawin natin. Ano man yan, dasal man yan o pagkakawang gawa, ang mahalaga, sundin natin. Para nang sa ganon,
makompleto ang lahat. At higit sa lahat, nandun sa puso mo yung pagsisisi sa kasalanan. Meron kang nararamdamang kalungkutan doon sa iyong nagawa. Ganun lang kasimple ang lahat. Kung pisal, hindi imbento ng simbahang Katoliko dahil itinuro at itinatag ni Kristo. At dahil dyan, yan ay totoo. Totoo. Sabi natin, Father, gusto ko na lumipat sa ibang religion because I like to confess my sins directly to God. Ayoko nang ikumpisan po sa pare. Alam niyo ang sagot natin, balikan ang mga numero. Juan, Kapitulo 20, Versikulo 21, 22, 23. Alam niyo, isa sa mga kahinaan nating Katoliko, ayaw natin ng Biblia. Natatamad tayong magbasa ng Biblia. Ano pa yung mag-memorize ka? Pero ito, alang-alang sa inyo, mahalagang malaman niyo yan. Kasi meron at meron lalapit sa inyo para dibatihin kayo. Na alam niyo, yung tinuturo ng Katolikong pangungumpisal, wala na yan. Hindi kailangan yan. Hindi tinuro ni Kristo yan. Pwes, babalikan natin ito. 20, 21, 22, 23. John 20, 21, 22, 23. Chapter 20, verse 21 to 23. Ganun lang po kadaling i-memorize yan. Kaya tandaan ninyo, isinasabi ng Divine Mercy na Jesus, I trust in you. Andun sa iyo yung paniniwala. Hindi lang dun sa sakramento, kundi pati sa kanyang awa. So tandaan po natin ha, dapat sabihin kay Kristo, naniniwala ako sa iyong awa na sa'yo ang aking tiwala. Divine Mercy. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng pag-aalay at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang nanalo Diyos. Panginoon na nila, nagkagawa tao siya na walang sigit na sahod. Pinamanahin sa dalawang ang lingit, pinagpakasakit ni Pontio Pilato. Inyako sa krus na matay iibiging, nanawag sa kinuroon ng mga kamihako, na may tatlong araw at nabuhay na uli, umakyat sa langit, nalulugtog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pagalito at buhukong sa nabuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapagawaan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga mamatay na tao, at sa pagkabuhay ng walang hanggan. Amen. Tayo ay kabilang sa mga nananalig sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kahit na hindi natin naisuot ang ating dalili sa butas ng pako sa kanyang mga kamay at naipasok ang ating kamay sa kanyang nagiliran. Pag-ibayuhin natin ang ating pagpapahaya ng pananampalataya kay Kristong muling nabuhay habang idinudulog ang ating mga kahilingan sa Kanya sa pagsabing, Aming Panginoon at Aming Diyos, pakinggan mo kami. Aming Panginoon at Aming Diyos, pakinggan mo kami. Upang ang pagkalahatang simbahan at ang bawat pamayanang lokal ay laging maghandog ng magandang halimbawa ng pagkakaisa, tapat na pagmamalasakit, at pangangalaga sa mga dukha, manalangin tayo. Aming Panginoon at Aming Diyos, pakinggan mo kami. Upang ang ating mga basic ecclesial communities o BEC at iba pang samahang pangsimbahan ay pagmulan ng pagpapanibago sa simbahan at maging tagapagpalaganap ng Ebanghelyo sa lipunan. Manalangin tayo. Aming Panginoon at Aming Diyos, pakinggan mo kami.
upang ang mga tulad ni Tomas na nahihirapang maniwala sa muling pagkabuhay ay makakita ng patotoo dito sa buhay ng mga tunay na Kristiyano. Manalangin tayo. Aming Panginoon na Parang Diyos, pakinggan mo kami. Upang ang lahat ng Katoliko ay makinabang sa sakramento ng umpisal bilang karaniwang pamamaraan upang malasap ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay sa kanilang buhay espiritual. Manalangin tayo. Aming Panginoon at aming Diyos, pakinggan mo kami. Upang lahat tayo ay maging masiglam, tagapagpalaganap ng kapayapaan ng muling na buhay ng Kristo sa lipunan at sa ating sariling kapaligiran. Manalangin tayo. Aming Panginoon at aming Diyos, pakinggan mo kami. Ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Aming Panginoon at aming Diyos, pakinggan mo kami. Panginoong Hesus, nagpapasalamat kami sa mga kaloob ng iyong muling pagkabuhay at sa iyong presensya at ng Espiritu Santo na walalo kaming ilapit sa iyo ng mga ito at gawin kami mga palatandaan at kasangkapan ng bagong buhay na ipinagkakaloob mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at nagkahali magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo po tayo. Thank you.
Magtayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. At ang kaginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulian niya at kalamanan sa ating kapakinabangan at sa buong sanggayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sahin ng aming ligaya sa iyong piling. Lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay kasalanan. Ama naming mga pangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa muling pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan. At kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupi ang kamatayan. Ngunit sa kanyang muling pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito
ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagubos mong tunay. O Jesus, kami mahal, itas mo kami. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli ng pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kabadayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hiblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon,
iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo, kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayin tayong kapayapaan sa isa't isa. Ng komunyon, sisimulan natin ang pagbibigay ng komunyon sa mga nakaupo sa unang hati ng upuan at sunod-sunod na hanggang sa ulihan. Nakaupo, nakatayo man tayo ang mga ushers na nagabay sa atin. Sa mga hindi nakasunod sa dress code, may mga shawls po na ipahihirap at ibalik na lamang po sa ushers pagkatapos ng pumanggap ng komunyon. Maraming salamat.
Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tandaan po natin ang mga numero 20, 21, 22, 23. 1, kapitulo 20, versikulo 21, 22 at 23. Dahil dyan nakasaad ang tungkol sa kumpisal na hindi inibento ng simbahang katoliko. Dahil ito'y ni Kristo. At dahil dyan ito'y totoo at dapat natin sabihin kay Kristo, naniniwala at nagtitiwala ako sa iyong awa. Dahil nasa sa iyo ang aking tiwala, ang aking pananampalataya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyo po kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Sa muling pagkabuhay ng kanyang anak, tinumos kayo ng Diyos at ginawa kayo mga anak niya. Puspusin nawa kayo ng kanyang kagalakan. Amen. Sa pananampalataya, bumangon kayong kasama ni Jesus sa bautismo upang makasama niya magpakailanman. Amen. Pinagpala kayo ng maawaing pagmamahal ni Kristo. Nawa kayo'y maging mabisang palatandaan ng kanyang pagmamahal sa lahat. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ay ipagdiwalan natin ang banal na Eucharistia, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng muling na buhay ng Jesucristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Ayong inayap, purihin siya. Ating ipunyang palitan siya. Pagbibigas ng Diyos at sa Cruz ni Jesus. Ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at tupa siya'y kapatulian. Para magkala siya'y pagkakalanan. Ating pag-ibig pag-ibig ng Diyos at hanggang. Aleluya! At isigaw
Satanás, Satanás.